So video na ito, i-share ko sa inyo how to remove background noise in CapCut. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, yung sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga videos tutorial ako guys, how to use Tubebuddy para makatulong sa paglago ng inyong mga YouTube channel, how to rank your video in search, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using inshot, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using CapCut, paano ba gumawa ng YouTube outro using CapCut, paano ba gumawa ng YouTube intro using inshot, at marami pang iba guys na chat na makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Ang topic natin for today guys, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-remove ng noise background sa inyong mga videos using CapCut. So may na-discover na naman akong bago na at excited akong i-share sa inyo, lalo-lalo na sa mga baguhan, kung paano ba mag-remove ng noise background sa inyong mga videos na i-upload nyo sa inyong YouTube channel, kagaya ng noise background galing sa electric fan, sa AC. Kasi ako guys, kapag nag-film ako or gumagawa ako ng video sa aming room, so hindi ko pinapatay yung AC or yung electric fan kasi minsan nandito rin yung asawa ko at mainit nga. So dati gumagamit ako ng isang apps na na-share ko na rin sa inyo kung paano ba mag-remove ng noise background sa apps na yun, at masyadong nakukonsume yung time ko dahil kailangan ko pang i-upload doon yung video ko para ma-remove or mabawasan yung noise background na aking videos. So ngayon, na-discover ko na sa CapCut pwede din pala. At para isahan na lang sa pag-i-edit na aking video, kapag nag-edit ako ng videos, nire-remove ko na rin yung noise background. Kaya kapag gusto nyong malaman kung paano ba mag-remove ng background sa inyong mga videos gamit ang CapCut, keep on watching. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo how to remove background noise in CapCut. Or paano ba tanggalin yung mga background noise sa inyong mga videos kapag nag-film kayo na naka-on yung mga electric fan or AC. So, sa video na ito guys, i-share ko sa inyo. Dahil dati gumagamit ako guys ng isang apps na na-share ko na rin ito sa inyo. So, hindi ko alam na dito sa CapCut is marami, pwede rin palang tanggalin yung mga background noise kagaya ng electric fan, AC. Kasi ako kapag gumagawa ako ng video, so hindi ko pinapatay yung AC namin or electric fan kasi mainit nga at nandito rin yung asawa ko. So, hindi ko pwedeng patayin. Kaya, nagpapasalamat ako at na-discover ko itong CapCut na apps na nandito na lahat. So, kapag hindi nyo pa na-install guys ang CapCut, CapCut is napakagandang apps. Free lang siya. Ayan, itong itsura niya guys. So, ito itsura ng CapCut guys. Ayan. So, pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko is Android. So, kapag mga Android user kayo, i-install nyo lang sa Play Store.
Then, dito sa CapCut, dito rin ako gumagawa ng aking mga thumbnail, mga YouTube intro, outro, at nag-edit ng aking mga videos. So, kapag hindi nyo pa alam kung paano mag-edit ng mga videos using CapCut or paano ba gumawa ng thumbnail, intro, outro, so, i-check nyo lang sa aking tutorial playlist. At may mga tutorial ako nito, guys, at napakadali lang sundan. And kagandahan sa CapCut is wala siyang watermark. Meron siyang watermark pero madali lang siyang tanggalin. So, mag-start na tayo. So, i-click nyo lang itong CapCut na apps kapag na-install nyo na. Ayan, wait lang natin, guys. Ayan. So, kapag na-open nyo ang CapCut na apps, may makikita kayong new project. So, i-click nyo lang yung new project. Then, mapupunta kayo dito sa videos, photos. So, dahil video tayo, dito tayo sa video. So, halimbawa, ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung pagkaiba ng video ko na original na hindi ko pa natanggalan ng background noise. Hindi naman siya totally na mawala talaga yung noise, pero at least ma-reduce siya, guys. So, papakita ko sa inyo. So, mayroon akong naka-ready dito na video. Dito sa download. Wait lang, guys. Hanapin ko lang. So, halimbawa ito, guys, yung video ko. So, i-click natin yan. So, ito yung video na gusto kong tanggalan ng noise. Halimbawa lang ito, guys. Then, i-add nyo lang. Ayan. Then, po-format lang natin. Hanapin natin yung format. Click natin ang format kasi dapat yung size ng YouTube is 16:9. So, ayan. Para wala siya mamayang mga black-black dito sa gilid. So, pa-crop lang natin siya. Ayan. Then, back natin. Then, kailangan natin siya i-rotate. Edit. Hanapin natin yung rotate. Ayan. Kita nyo ba, guys? Ayan. Ayan. Para mawala naman ito. Then, palakasan natin yung volume para marinig nyo yung ano ng electric fan. Guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add ng mga voice effects sa inyong mga YouTube videos na pwede bang lalaki, pwedeng boses babae, pwedeng boses bata, at marami pang iba. So, ang gamit natin, guys, is InShot. So, kapag hindi nyo pa na-install ang InShot, punta lang kayo sa Play Store. So, di ba naririnig nyo yung, guys, di ba yung tunog ng yung background ng electric fan at AC. So, para matanggal, ma-reduce yung background noise, hanapin natin ang reduce background. So, i-click lang natin ito, guys. Ang video. Hanapin natin yung, ayan. Ayan. Nakita nyo, guys, reduce noise. Ayan. Then, click lang natin yan. Then, i-on natin to na maging green siya. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add ng mga voice effects sa inyong mga YouTube videos na pwede bang lalaki, pwedeng boses babae, pwedeng boses bata, at marami pang iba. So, So, diba guys, mayroon siyang pagkakaiba, diba? Kanina narinig niyo yung zzzz, yung ganun, diba? So, natanggal siya. So, pakinggan niyo uli. So, i-off natin to.
sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add ng mga voice effects sa inyong mga YouTube videos na pwede bang lalaki, pwedeng boses babae, pwedeng boses bata, at marami. Kapag i-apply natin yung reduce noise, ayan, click lang natin yan. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add diba, nawala siya, mga guys? Voice effects sa inyong mga YouTube. Then pag okay na yan, natanggalan na yung mga videos nyo, so i-check nyo lang siya. So, na-save na yun at wala na kayong maririnig na. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add ng mga yung tunog ng electric fan or AC. So, hindi naman siya totally talaga na matanggal yung tunog. I mean, yung mga background noise, kagaya ng electric fan or AC. Pero at least na bawasan siya. Then, mas professional kasi yung inyong mga video, pakinggan kapag walang mga background noise na nag-iingay kasi madi-distract yung mga viewers. Then, ito to, isi-share ko na rin sa inyo guys kung paano tanggalin yung watermark ng CapCut. So, makikita yung watermark ng CapCut sa dulo. Wait lang guys. Medyo mahaba kasi itong video na ginawa nating example. Kasi yung short video kanina na nawala siya dito, hindi yata na-save. So wait lang guys, papakita ko sa inyo yung watermark. Sa dulo lang siya. So yan ang watermark ng CapCut. Sa dulo siya guys. So kagandahan dito, sa dulo lang yung watermark. So, paano ba tanggalin? So, i-click nyo lang itong ending. Ayan. Click nyo lang yan, guys. Then, delete. Ayan. So, nawala na yung watermark ng CapCut. Ayan. Diba, napakadali lang tanggalin. At saka walang bayad. Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-add ng mga. So, pag okay na kayo dyan, natanggalan nyo na lahat, natanggal nyo na yung mga background noise sa inyong video, paano ba i-save? Napakadali lang i-save, guys. Nakikita nyo itong arrow. Ayan. So, i-click nyo lang yan. Then, exporting. Keep CapCut open and don't lock your screen. So, automatic na yan na masisave sa inyong mga gallery. So, kagandahan dito sa CapCut dahil mabilis din yung pag-export niya guys, kasi hindi kagaya sa ibang mga ibang apps. So, pag okay na kayo dyan, i-save nyo na, then automatic na yan na masisave sa inyong gallery. Sana guys, may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag yung kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba. At pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!